Pakiramdam ko, masaya ko kayo. Pakisabi nga sa inyong mga kamay na masaya kayo sa pamamagitan ng malakas na palakpakan. Tama na. Swerte tayo. Alam niyo kung bakit? 2,000 years na ang nakalipas simula ng resurrection. More than 2,000 years. At dahil more than 2,000 years na, marami nang nagturo sa atin na si Jesus ay muling nabuhay. Marami nang kanta ang naawit. Marami nang katisismo ang itinuro na si Kristo ay muling nabuhay. Pero hindi ganito ang unang Easter Sunday. Siguradong-sigurado ako na hindi ganito. Na walang kandilang nagsasayawan. Na walang prosesyon mamaya. Walang nangyaring ganon. Ano ang nangyari? The apostles, the disciples, the friends of Jesus had mixed feelings. But none of those feelings was joy. They had mixed feelings of fear, of guilt, of sadness, of discouragement, of confusion, of despondency, but none of it was joy. Sa katunayan, nakita na nila ang Panginoon, nakita na nilang walang laman yung libingan, pero takot pa rin sila. Takot, malungkot, nalilito, di pa rin nila maintindihan. At dumaan pa ang ilang araw, at dumaan pa ang ilang buwan, pero talagang hindi nila maintindihan. Kaya nga, nanatili ang Panginoon ng ilan pang araw para patunayan sa kanila na ako ito. Kumakain ako ng almusal. Ito ako. Pumapasok ako sa iyong pinto sapagkat gusto kong pumasok sa inyong puso. Ito ako. Huwag kayong matakot. Mixed feelings but not happiness. Mixed feelings but not euphoria. Mixed feelings, but they could not clap. Why? Because they could not understand. Kapag tayo ay nalulungkot, marami tayong pwedeng gawin. Kahit nalulungkot ka at kinumusta ka, sasabihin mo na lang, okay naman. Pero hindi okay. You are not well. You are sad. You are hurting. But you say, I'm okay. That is our way of coping with sadness. We deny and we lie. Di ko tatanggaping malungkot ako. Di ko tatanggaping naiiyak ako. Magsisinungaling na lang ako. Okay lang ako. Does it help? No. It makes us bitter. Does it help? No. It causes us sleepless nights. Does it help? No. It makes us grouchy. It makes us irritable. We cannot eat. I am sad, but I deny and I lie. But that is not how the apostles did it. Mary Magdalene did it the other way. She was sad and she cried. And she cried some more. The first lesson of Easter, my dear brothers and sisters, is if it is sad, if you are sad, it's all right to cry. Lalaki o babae, nagpapagandang tao ang luha. We become more human. We become more godlike. We become more divine by our tears. Yung iba naman ay galit. Si Pedro,
galit sa sarili. Bakit ko ginawa yon? Si Judas, galit sa sarili. Bakit ko ginawa yon? Si Tomas, galit sa sarili. Kaya gustong takasan pati ang sarili. Kapag galit ka, okay lang namang magalit. You can be angry, but don't hurt anyone. Not yourself. To get angry is normal. To get angry is a feeling that God has given us. If you're angry, be angry, but do not sin. The apostles were discouraged. What do you do when you're discouraged? The apostles were afraid. What do you do when you're afraid? Alam nyo, mahirap yun eh. Mahirap yung damdaming natatakot. Alam nyo kung bakit? Kapag ikaw ay malungkot at umiyak ka, mababawasan yung lungkot. Kapag ikaw ay galit at ipinakita mo sa pader o kaya nagbasag ka ng pinggan, mababawasan yung galit. Pero kung natatakot ka, anong gagawin mo? Anong outlet mo? Kapag natatakot ka, hindi ka basta pwedeng umiyak o basta sumigaw ng galit. Kapag natatakot ka, ano ang dapat mong gawin? Ang dapat mo lang gawin ay sabihin, natatakot ako. Yun lang. To be able to say, I am afraid. To be able to recognize your fear. To be able to name your fear. That is the antidote. So the apostles were afraid. The apostles were angry. The apostles were sad. The apostles were discouraged. Kwento natin lahat yan, di ba? Sino sa atin ang hindi pa nalungkot? Sino sa atin ang hindi pa nagalit? Sino sa atin ang hindi pa nakaranas ng takot? Kasama yan sa pagkatao. Hindi ka tunay na tao kung hindi mo pa naranasang malungkot, magalit, matakot. At sa lungkot, at sa galit ng mga apostoles, at sa kanilang panghihina ng loob, sa kanilang takot, sa kanilang pangamba, ano ang sinabi ng Panginoon? Naglalaro sa aking isip, ang sinabi ng Panginoon sa kanila ay, kung naiiyak ka, sandali lang, wait lang, hintayin mo ko. Galit na galit ka, sandali lang, huwag ka munang magkasala, hintayin mo ako. Natatakot ka, sinabi mo na sa akin yung takot mo, sandali lang, hintayin mo ako. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, sa ating lungkot, maghintay lang sa Panginoon. Sa ating galit, maghintay lang sa Panginoon. Sa ating takot, sandali lang, darating na ang Panginoon. At sa paghihintay natin, ano bang sinasabi natin? Be patient. Bottom line, my dear brothers and sisters, patience is faith. Those who are willing to wait patiently, lovingly for the Lord, eventually saw the resurrection. And when they saw the resurrection, they were no longer sad, they were no longer angry, they were no longer afraid, because they just waited. Ngayong gabi, yun lang ang ginawa natin. Ang daming pagbasa mula sa Biblia. Anong ginawa natin ngayong gabi? Naghintay. Sandali lang. Saglit lang.
wait lang. Sandaling-sandali lang. Darating ang Panginoon. Buhay na buhay. Huwag ka munang magmura. Huwag ka munang mag-resign. Huwag ka munang mag-give up. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Pero tinitiyak ko sa iyo, sandali lang yan. Hindi kita ilalaglag. Buhay na buhay ako. Hindi kita iiwanan. At hanggang ngayon, hanggang sa wakas ng panahon, sinasabi ng Panginoon, buhay ako. Hindi ko kayo iiwanan. Huwag ninyo akong iwanan.